Hey, what's up mga tol? So, welcome back sa ating YouTube channel. So, for today's vlog, magbibigay tayo ng mga dahilan, mga tips kung bakit matakaw sa gas yung sasakyan natin. Yan. So yan guys, isang dahilan kung bakit matakaw sa gas ang ating sasakyan. Ito yung ano niya, yung return sa gas yan. Kapag walang bumabalik na gas dito, ibig sabihin baka marumi yung ano niya, yung return gas niya dito sa kanyang carburetor. Nidlinisan yan para malaman kung wala siyang gas na bumabalik sa tanke sa return gas niya. Buksan natin to, tapos kapag pinandar natin, walang lumalabas, no, walang bumabalik sa tanke, ibig sabihin sira yung kanyang, ay marumi lang ang kanyang return gas ka. So kailangan baklasin yung carburetor at linisan. So isa yan sa mga tips kung bakit matakaw sa gas ang ating sasakyan yan. Yan guys, isa pang dahilan kung bakit matakaw sa gas ang ating sasakyan, possibility na barado na yung kanyang air filter, baka sira na or kailangan lang linisan na marami na siyang alikabok, bubuhangin na nahigop yan. Kasi pag ito guys barado, mahirapan yung makina na umatak. Kahit na nakagas ka ng malakas na gas, malakas yung apak mo sa accelerator, mabagal pa rin yung takbo niya. So bumabagal yung takbo niya, so yung oras na limbawa, isang oras yung takbo mo dun sa destination na pupuntahan mo, nagiging 1 hour and 10 minutes or magiging 1 hour and 20 minutes kasi bumabagal yung takbo niya. So yun, ano rin yun na pagiging matakaw niya sa gas, kasi nga nahirapan humatak yung makina. Kapag nahirapan humatak guys, siyempre babagal yung takbo niya, at the same time malakas yung apak mo sa gas at mabagal lang yung takbo ng makina. So siya rin yun sa cause yan, sana makatulong. Tapos guys, yung kanyang carburetor, kapag lean mixture, mas maraming hangin. Kapag rich mixture, yan, yun yung matakaw sa gas eh. Rich mixture, kumbaga mas maraming gas na nasasayang at hindi siya nasusunog. Hindi nasusunog ng maayos kasi nga rich, mas maraming gasolina ang pumapasok. Tapos kapag lean mixture, puro hangin, masama naman yun sa makina guys. Pag rich matakaw sa gas yan, isang dahilan din yan. Kaya kailangan nating ipatono yung carburetor natin or ipa-retune. Yan, tune up natin yung carburetor. Yan guys, kailangan optimal lang yung sunog niya guys, balance lang. Hindi siya rich, hindi siya lean. Kailangan optimal na sunog. Para malaman kung optimal yan guys, try nyo baklasin yung mga spark plug. Kapag yung sunog is brown guys, rusty brown, yun, ibig sabihin, ano yun, optimal yun, maganda yun. Kapag puti yung spark plug na parang hindi nasusunog, ibig sabihin, lean na, parang hangin lang na pumapasok. Which is napakasama nun sa makina, pwedeng pagsimulan ng overheat. Kapag rich naman, maitim na parang maraming langis yung spark plug, dulo ng spark plug. Kaya mas maraming nasasayang na gas. So kailangan optimal lang na sunog, rusty brown yung spark plug niya, na ibig sabihin maganda yung tono ng kanyang carburetor. Yan guys. Tapos guys, another reason kung bakit matakaw sa gas ang ating sasakyan is ano, kailangan niyang magpa-tune up ng makina yan.
So dito, kailangan baklasin ng kanyang bad cover at i-tune up yung kanyang rack arm. So kapag wala sa condition yung makina, kailangan siyang i-tune up, guys. Kasi kapag hindi siya naka-tune up ng maayos, may possibility na nahirapan yung makina. So kailangan condition palagi yung takbo niya. Siyempre, kapag nahirapan yung makina, kahit anong gas mo, mabagal yung watak niya. So kung mapapabilis yung watak ng sasakyan, mas mabilis tayo makapunta sa ating destinasyon. So mas makakatipid tayo kapag mabilis yung sasakyan, di ba? So kung babagal yung takbo niya, isa rin yun sa dahilan kung bakit matakaw sa gas. So kailangan nating ipa-tune up yung makina natin para kondisyon at maganda yung atak ng sasakyan natin. Yan. So yun, guys, alamin natin kung bakit malakas kumain ng ating sasakyan ng gas. So yun, tingnan natin kung ano yung dahilan, guys. So start natin yung sasakyan. Guys, baklasin natin yung kanyang return hose. So maingay lang yung kanyang tapon nyo, guys. Walang bracket, kaya maingay siya. So ito, baklasin natin yung kanyang ano. Kung may lumalabas dyan na gas, ibig sabihin okay yung kanyang return. So may lumalabas, ibig sabihin ayos. May gas na bumabalik sa kanyang tangke, guys. So ibig sabihin, no? Ayos yung return, hindi siya marado. So okay naman yung ano niya, guys. Okay naman yung return niya, may bumabalik naman na gas. So try nating dinisen to kung marumi yung kanyang air filter. Wala yung Philip natin, eh, guys. Wala yung tools natin, hindi natin mayanap. Yan. Wala natin. Tapos meron siyang ano dito. Meron siyang nut sa likod. Iputin lang natin, guys. Tanggal lang. Medyo malikabok na rin yung kanyang likod, guys, ay sa kanyang loob, guys. Kahit kakalinis ko lang ng isang araw, marumi na naman yung kanyang housing, pati yung kanyang filter. So kailangan lang natin ito hanginan. Kung wala tayong panghangin, pwede lang natin ito itak-tak, guys. So yan, guys, nalinis na natin ng kanyang air filter. Pinagtiyagaan lang natin linisan kasi wala tayong compressor o panghangin. Yan. So kadalasan nakikita yung panghangin sa mga shop. So dito tayo sa bahay kaya wala tayong panghangin. So linisin din natin ang kanyang housing, guys. Sa loob, no? Tignan nyo, ang dami niya na naipon na alikabok. So yung malikabok, yan, magkukos din yan ng ano, pagtakaw sa gasolina kapag hindi makaingay yung sasakyan. Hindi makaingay yung makina, guys. Ayan, guys, ibalik na natin yung kanyang air filter.